Namana po namin sa mga lolo namin po yung mga yung itong lupa pong farm ito. Ito yung mga remnants ng mga dating bahay po ng lolo ko noon. 5 or 6 generation na po ako as a farmer. Pinili ko po itong trabaho to kasi may nakikita po akong opportunity. Tapos na-realize ko po na meron kaming lupang ganito na hindi na masyadong nagagamit. So nung college, pumunta po ako sa BS Entrepreneurship sa USD. Sa totoo lang po, hindi ko po makita ang sarili ko sa isang corporate side. Sa farm po namin, sa 20 hectares, nahati po siya sa 2 parts. Side ko po ang organic side, yung kung saan po nagtatanim po ako ng lettuce, mga Japanese cucumber. Ito yung saan kami nagtatanim ng lettuce. Ito po yung aming tanim na romaine, tall romaine at yung Invicta na lettuce po. Ito yung aming nursery / vermiculture area kung saan po sa taas po nakalagay yung mga tanim, pero sa ilalim po nito dito po yung pang vermiculture po namin. So ito yung vermicast. So ito na yung tie ng wood na na-dry na. Tapos sa kabila naman po is yung conventional side kung saan yung mga Tagalog, mga ampalaya, pechay, mga onions, garlic, ganun ho. Ito yung storage area po namin / yung post-harvest po namin. Pwede pa po ito kasi iaayusin lang po namin at inisin. Dito po, meron po kaming tinatanim na cacao. Different kinds ng trees kagaya ng mahogany. Ito yung aming mahogany kung saan kami kumukuha ng mga materials kapag kailangan namin. Poste, ganyan. Ito yung pinakita ko kaninang mahogany. May mga mangga rin po. May mga mangga po sa likod, tapos may mga ilang mga anyog pa po. Besides sa mga puno, meron po kaming mga livestock gaya ng baka, baboy. Sa reject po, ilalagay po namin yan sa pakain po sana sa uod o ipapakain po namin sa mga baboy. Kapag may i-introduce po ako, ang gagawin ko po, paunti muna. Taste test ko muna po sa mga sinusuplayan ko. Tapos, pag nagusto nila, sa susunod pong tanim ko po, dadamihan ko na. Kasi po, ang traditional, ang pupunta po dito is yung mga middlemen, kung saan bibilin sa amin ang gulay na mura. Kumpara po sa ginagawa ko po, farm to table na po. Gusto nila na alam nila, kilala nila kung sino yung nagtatanim, ano yung ginagawa ng farmers sa kanilang produce, alam nila kung kailan na harvest. Kapag may tiwala na po yung mga tao sa inyo, sila na po mismo yung magma-market sa produce mo. Siguro po, ang pinakauna pong challenge is yung maghanap ng market. Ano yung itatanim ko ba nung simula? Kasi nung una, hindi ko alam kung magma-mass produce na ba ako ng pang gaya ng tomatoes, cucumbers, kung saan ibebenta ko lang ba agad sa bagsakan or maghahanap ako ng parang specific market. Kapag wala ka nito, sigurado pong pangit o wala kang may bebentang maganda sa market niyo po. Kasi kung kunyari, hindi mo alam kung paano magtanim ng kamatis, surely magkakasakit o mamamatayan ka before mo pa mabenta. Technology savvy po ako. So alam ko po yung kaya ko pong makapag-research, makapaghanap ng mga ibang paraan ng mabilisan. Punta, balik ka ulit next week, ganyan. O kaya order ulit ako sa'yo next week, sabihin mo lang kung kailan ka. Ganun ho. Yun yung parang yung pinaka-rewarding para sa akin na nagugustuhan nila yung produkto ko. Kaya mong umaman sa farming, basta alam mo ang market mo, alam mo kung paano magtanim, at may diskarte ka kung paano mo ibibenta sa mga market at kung kaya mong makadirekta mismo sa mga consumers, why not? Actually, kung nag-order pa nga po ito ng CD sa inyo para po mapakita ko sa aking mga farmers kasi paminsan po kasi yung nakasanayan po nila. Paminsan kasi kailangan ko mapakita na ito yung mga expert, ito yung ginagawa nila. At ito yung resulta.
So, pag ganun po, parang mas maingganyo sila na, okay, sige, itry natin.